Yan, mga kachapapi, na ganun. Naglag tayo. Yan, naputol yung ating internet, no? Yung internet, naputol. Yan, naputol ang internet. Na, no? Pasensya na, naputol ang internet. Ayan, naputol ang internet natin. Naku! And so, let's proceed on the number 3 question. And naputol di sinasadya, tol. Siguro dahil yan sa, ano, sa ating internet, no? And so, number 3. And police applicant, Chopapi Muñano, ay merong sobrang daliri. Ano ang dapat gawin sa kanyang sobrang daliri? O, shout out 641 kay Marvin, kay JL Dasera. Uy, nandiyan pa rin, nabitin daw sila. O, anong gagawin natin? Syempre, wala namang kay nakita na pulis na sobra daliri, no? E di ang gagawin nyo, look for a hospital for the surgery or removal of his excess finger. Okay, yan ang dapat natin gawin. Okay, pero kung hindi naman siya mag-apply sa ano, sa PNP, hindi niya napatanggal. Pero kung mag-apply ka, then dapat mo ipa-operate, patanggal mo. Okay? So, nakakasunod ba tayo mga ano, kachapopoy? And kachupapi mo niya nyo. Okay, so number 4. Ayan, so number 4 na. Chupapi mo niya nyo. Violated a crime of theft with imprisonment of 6 years and applied for probation. Yeah, nag-apply daw sa probation. But the trial judge denied the application. May chupapi mo nyanyo appeal to the decision of the court? Yan ang tanong sa inyo mga tropa. Yan, anong kayang sasagot natin dito? Yan, si Chupapi Muñano daw violated a crime of theft with imprisonment of 6 years and applied for probation. But the trial judge denied application. May Chupapi Muñano appeal to the decision of the court? Pwede niya bang i-appeal? Appeal ko yan. Pwede bang ganon? Pwede ba? And ano ang sagot natin dyan? A, false. Wala palang letter. True, yes or no? Ano kaya ang sagot natin dyan mga kachupapi? Ano ang sagot dyan? Sagot, false, true, yes or no. And walang sasagot ng mga letter-letter, ha? Okay, ang sagot po natin dyan, question mark ang huli mga tropa, question mark. Tignan nyo kasi ang tanong, tignan nyo, si Chupapi Muñano ay gumawa ng krimen na theft with imprisonment ng 6 taon. At nag-applied sa probation. Pero sabi ng judge, ayaw niyang bigyan ng probation. Tanong, si Chupapi Muñano ba ay pwedeng mag-appeal sa desisyon ng korte? The answer is no. Diba? Ang sabi nga natin, ang probation ay shall not be appealable. Okay, shall not be appealable yun mga tropa. Kahit basahin natin sa ano, sa Section 1 ng Republic Act 107. Leo, question mark, tropa, question mark. And ha, so that is, the answer is no. Okay, hindi mo na ma-appeal yan. Wala kang karapatan mag para sa number. Oy, ito pa.
Suportahan natin ang napagandang damit ng cream head company ni Professor Artemio Burse, no? Kung ano, kung kayo ay magustuhan yung kanyang disenyo ng damit, pwede niyong bisitahin ang kanyang cream head na ano na Facebook page, no? Maganda damit niyan. Isa yan sa mga natin mga sponsor. And in-sponsoran tayo ng damit yan. Ganda ng damit yan, tropa. Ang angas. Pag meron kanyang pill na pill mo, parang pasadong-pasado ka na sa board exam. Okay, so next. Number 5. Yan. Si Chupapi Muñano. Yan. A crime of theft, or rather, Chupapi Muñano violated a crime of with imprisonment of 6 years and convicted. Tuldok. What court has the appellate jurisdiction after his conviction from METC? Tingnan niyo ang tanong, mga ka-Chupapi. Si Chupapi Muñano violated a crime of theft with imprisonment of 6 years and convicted. Tuldok. What court has the appellate jurisdiction after his conviction from METC? Okay? So, ano sagot natin dyan? Ang tinatanong saan ba na-convict muna? Di ba na-convict sa METC? Ngayon, saan pwedeng i-appeal? Di appealable po yan sa RTC. Ayan. Di ba? Ang dami pang nagkakamali sa inyo. Kapag ganyan ang tanong sa board, pag nagkamali pa kayo niyan, disgrasya na naman inaabot niyo dyan. Okay. Tropa, ang METC or MTC, 6 na taon at pababa. Ang RTC, higit sa 6 na taon. Sir, bakit RTC? Sagot mo dyan. Kasi nga, na-convict na sa METC. Tapos na, na-convict na. Saan i-appeal yan? Di RTC. Ayan, ha? Patay tayo. May sumagot pa ng Court of Appeals. Patay. Ayan, tripling pagre-review gagawin mo, tropa, ha? Triple. Ayan, hindi pwede yung ano lang, yung pa-basic-basic eh dyan. Kailangan doblehin nyo ang inyong pagre-review. Guys, meron kaming ano, meron kaming ginagawa lagi, yung online group study and tutorial. Online group study, no? Ano yun? 100 pesos para sa 4 na oras. No? Kung gusto nyo ano, kung gusto nyo umattend dyan, pwede naman kayo mag-message sa Facebook page natin. Nandyan naman si, ano, si Miss Justin. Na ano talaga, na talagang nandyan, nag-asikaso, no? Kahit na napakarami ng order ng libro. Actually, pinagawa natin 2,000 eh. Sa natitira sa 2,000, na ano na lang, 87 na lang natitira sa 2,000 na natin na i-publish or tawag dito. Yung na ilabas na libro, no? Ayan. So sa mga gustong umorder pa diyan, umorder pa kayo. Ayan, order kayo ng libro diyan. Message lang kayo sa page natin. Ang Mastering Criminology Terms magagamit niyo 'yan. Okay? So shoutout natin si Liam C. Ascaide. Ayan, from NCST, Cavite. Okay. So next question tayo. Ano ba 'yan? Puchupapi mo niyan 'yung nakikita ko, ah. Yan, kakaiba talaga pag mga outcomes-based eh. And, Chupapi Muñano, a minor. Yan. Who killed his own father? And, classical theory. Is he liable for his wrongful act? Yan, ulitin natin ha. Ang tanong ha. Guys, huwag nyo kalimutan i-share naman. No? I-share nyo naman. No? Para mas maraming makaalam ng mga pinagagawa natin dito. Para mas marami kayo natutulungan dyan. Di ba? Hindi ko man kayo matulungan ng pinansyal na pangharapan. Pero kayo pa paano sana may maiambag naman ako sa inyo na magagamit nyo naman para makapit ang lisensya, no? Yan. So, si Desi Nueve Ronel Gundao. Sabi niya, good morning sir, watching live from Central Philippine State University, Kabangkalan. Aba, Tanawan Institute. Yun, no? Ito na ngayon, si Chupapi Muñano, a minor who killed his own father.
In classical theory, is he liable for his wrongful act? O, yan, no? So, sabi daw dito, classical theory, di ba? Yan. Sabi nga, tatandaan nyo, pag classical theory, lahat ng tao gumagawa ng krimen dahil kagustuhan niya, based on free will. Okay, tatandaan niya, based on free will. So, ibig sabihin, ang classical theory ay nakafocus yan sa krimen na ginawa ng tao. Regardless kung sino ang gumawa ng krimen, sila ay liable. The answer is yes. Okay? So, sir, paano pag ano po, pag positive at saka ano, kapag neoclassical? Pag neoclassical, may mga exemption yan. Okay? Pag, sir, paano pag positive theory or positivist ay nakapokus naman yan doon sa tao? Eto, pag classical, nakapokus sa crime. Di ba, classical C, tapos crime C. O, di ba, di ka na malilito. Classical theory, crime, focus yan kahit sinong gumawa, ano, liable. Pero kapag, ano, kapag tinatawag naman natin ng positivist theory, di ba, nakapokus yan sa person. O, ibig sabihin, yung tao hindi naman daw talaga kriminal. May mga bagay lang talaga na may sakit siya, kaya siya naging, ano, nakagawa ng hindi maganda. Okay, mapag-aralan nyo yan, guys, sa, ano, sa Introduction to Criminology. Actually, ano yan eh, tinuro yan sa session ng, ano, ng, tinuro yan sa session ng online group study namin. Tinuro, kaya yung mga estudyante, hindi mo maluloko yan, tol. Swabing-swabi sila dyan. Kaya pag ang tanong sa inyo, ito tulad na sa number 6, chupapi mo niya nyo, a minor who killed his own father in classical theory, is he liable for his wrongful act? The answer is yes. The answer is yes. Okay, next, number 7. Yan, chupapi mo niya nyo, yan, patiently waiting in rented house in front of subject's residence. What type of surveillance he conducted? O, ito, ewan ko na lang kung masagot nyo pa to. Yan, alam kong kayang-kaya nyo na sagutin to eh. Sipin nyo yung ganyan tanongan sa inyo. Chupapi mo niya nyo, patiently waiting in rented house in front of subject residence. What type of surveillance is he conducted? Surveillance, fix, closed tail, rough, or fix? Anong sagot natin dito, mga kachapopoy? Ano? Sabi ni Brian Pudwano, paano sumali sa online session nyo, sir? Mag-message ka sa page tropa. Mag-message ka. Yan. Ang sagot, pag surveillance, iting uri ng pagsunod-sunod. Okay, pag closed tail, ito, tinanong ni examiner yung closed tail. Pag closed tail, tatandaan nyo, dapat hindi makakatakas ang inyong subject. Dapat laging nakikita nyo, laging kasunod nyo, dapat hindi nawawala sa inyong paningin yan. Sinusunod, dapat anumang segundo, alam nyo yan. Okay? Pag rap naman, ito, alam niyang sinusundan nyo siya. Pag rap, pag closed tail, hindi niya alam na sinusundan mo siya. Pero pag rap, alam niya. Mga common ito yung mga ano, under witness protection program. Ayan, no? So, ang tanong natin daw dito, si Chupapi Muñano, naghihintay sa rent, hinirenta nilang bahay sa tapat mismo ng pinatitirahan ng ano, ng subject. Tanong, what type of surveillance is he conducted? O, anong sagot natin dyan? That is a fix. Okay, that is a fix. Tignan nyo, walang sasagot ng closed tail dyan, tol. Kaya nga, patiently waiting. Right, nasa paningin niya na ba yung subject? Di ba, wala pa? Di ba? Naghihintay lang yan. Umaasang mamimit ka pa. Di ba, parang ano yan eh, parang jowa mo, no, yung inang iwan sa'yo. Patiently, naghihintay ka sa kanya na hindi mo alam kung babalik siya o hindi. Di ba? Pag closed tail, kailangan, alam mo, segundo, oras, alam mo. Nasa paningin mo, hindi nawawala yan. Pag rap naman, alam naman niya na sinusundan mo siya. Example nito, mga witness protection program.
Kaysa ang sagot natin dyan, that is a fix. Okay, guys, i-upload ko rin to sa ano sa YouTube channel natin. Basta huwag niyong kalimutan naman i-share. Isipin niyo sa ano kayo? Sa ilang daan kayong nanonood diyan, 427, hindi niyo sini-share. Nako, i-share niyo kahit isang click lang, share. Oh, 'di ba? Masaya na ako dun, tol, pag sinir mo. Kaya isipin mo, tol, kung halimbawa kung sini-share mo din ito, natututo na 'yung mga kasamahan mo, natututo pa hindi mo kakilala. Eh kung ikaw lang, nod-nod ka lang diyan, hindi ka naman nag-share, eh tapos tayo diyan. Okay? Oh, wag niyo kalimutan ha, 'yung mag-share niyan, papasa sa board exam 'yan. Yan, papasa, makukuha niyo lisensya niyo 'yan. Oh, share niyo na 'yan. Okay, so next. So number 8. Yan. Sabi ni Marco Diego, ba't pareho ng answer? Oh, bakit? Fix naman yun. Pares naman sila fix ah. Yan, na-doble ko lang yung fix. Pero pares naman fix yan, tama naman yun eh. Okay, so sis. Senator Chupapi Muñano, nabubul na ako sa Chupapi Muñano na to eh. Senator Chupapi Muñano, protecting the drug operation in the entire. Yan, sabi ni Jeric Perer, sana, sir, sana makatuloy kayo sa review center ng Wisdom para maturuan niyo po kami. Sabihin niyo kay ano, kay ma'am. Paalala niyo, no? Paalala niyo. Ma'am, di ba, inano si Sir Chapopoy? Yan, nag-message sa akin si ma'am eh. Hindi ko lang alam kung ano, kung natandaan niya. Okay, so si Senator Chupapi Muñano, protecting the drug operation in the entire Philippines. In return, to support his election campaign, he is considered as. O, ano ang sagot natin yan? Ano ang, yan, ano ang ating sagot dyan? O, enforcer ba? Corrupter, corrupti, o narco-politician? Yan, o. Sabi ni Kier Martin Budok, sir, pasado na ba? Done na. Tawa siya eh. Okay, tatandaan nyo guys, di ba nanonood kayo ng video na to, may tinuturo, may mga ano, may mga question. Kapag na-share nyo yan sa mga estudyante mismo, at least di ba nakakatulong kayo, masarap sa pakiramdam yun. Di ba feeling mo, papasang papasa ka na eh. Okay, so anong tawag natin dito? O, si Senator Chupapi Muñano, protecting the drug operation in the entire Philippines. In return to support his election campaign, he is considered, oh, kita nyo, may sumagot, oh, narco-politics, oh. Yan, oh, patay, nako tayo dyan. Eh, di ba yung mga ano na yan, na nagpo-protekta, di ba, nandiyan kasama sa mga ano eh. Di ba, sino yung mga ano, sa organized crime? Nandiyan ang enforcer. Di ba yung enforcer, tagaan yan, taga Tepok. Pag enforcer, taga Tepok yan eh. Pag corrupter, ito yung taga ano? Taga bribe. So, ano sagot natin dyan? That is a corruptee. Pampagulo lang ang narco-politician dyan, tropa. And automatic naman ha, na organized crime ang pinag-uusapan natin. Di ba? Pinoprotekta niya para sa ano? Sa election, di ba? And may example ng mga codler. Okay, corrupt. Huwag kakalimutan, ha? Isipin nyo, guys. So, nasagot nyo. Narco-politician. Tapos, ang laban tayo dyan. Nako, suicide dyan. Chupapi ka talaga. Okay? O, mga ka-chupapi, chupopoy kayo dyan, ha? Number 9. Isipin nyo, hanggang sa ulit, chupapi pa rin ang nandito. And, Chupapi Muñano. Sawan-sawa na ako sa chupapi na to, ha? Convicted for the crime of murder, he will serve his sentence to what institution? Oh, ito yung tanong. Oh. Chupapi Muñano, convicted for the crime of murder, he will serve his sentence to what institution? Okay? A, BJMP, Bucor, Provincial Jail, all of this. Sabi ni Joshua Sablas Ramos, sir, ano pala yung narco-politician? Mga politiko na related doon sa drugs. Okay, related.
Pero hindi ko naman kasi tinatanong dyan sa tanong ng number 8, yung narco-politician. Okay, ang tinatanong ko doon, yung nagpo-protekta, we call it corrupti or decodler. Okay, so I hope naliwanagan ka, Chapopoy. Number 9, chupapi mo niyan yun for the crime of murder, he will serve his sentence to what institution? Anong sagot natin dyan? Oh, sir, wala naman nun eh. Wala naman sinabi ko ilan. Ayan na po, oh, tropa. Ayan na, oh. Murder na nga, oh, murder. Oh, di ba? Pag-iisipan mo pa ba yan? Oh, madali ni basic to basic na yan eh. Kapag ganyan mga tanungan, pero pagdating sa board, huwag niyong agad-agad sagutin yan. Baka mamaya, nag-iiba yung tanong na yan eh. No? Sabi ni MB Quijano, Ayoral, La Roya, Bucor pasyarat, sir. Muntik na masyarat eh, no? Okay, so, ang sagot natin dyan, that is a Bucor. Okay? So, I hope kayo paano, nakakasunod kayo, ha? Okay, so, kailangan may ipasan nyo ng board exam para sa lisensya natin, no? So, eto na ngayon, number 10. Chupapi Munyanyo. A principal and a leader of the gang who murdered 54 person. Oy, Chupapi Roxan. Yan. Shout out kay Roxan. Guys, iba yung provincial ha. Iba yung provincial. Pag provincial, ang kanyang pagkakakulong ay 6 months and 1 day to 3 years. Okay, wala magsagot-sagot. Basta-basta ng ganun ha. Okay, tuloy natin ang tanong. Number 10, Chupapi Munyanyo, a principal and a leader of the gang who murdered 54 person. He would like to apply for state witness. Is he qualified? Yes, true, no, false. Ano ang sagot natin dyan, mga, ano, mga kachupapi? Ano ang sagot natin? Si Chupapi daw, principal. Leader ng gang na pumatay ng 54 na tao. Ang tanong, nag-a-apply siya na state witness. Qualified ba siya? Oh, tatandaan. Di ba meron tayo? Meron tayong ano, may requirements ay kapag para mag-state witness. Oh, pag sinabing state witness, kasama siya doon sa gumawa ng krimen. But provided, sabi ng batas natin, bago ka maging state witness, tatandaan nyo lagi, ikaw daw ang pinaka-least, ibig sabihin, ikaw daw yung pinaka-mababa lang ang kasalanan. Okay? So, shout out, sabi ni Ella Sheena yun. Pa-shout out po sa asawa ko. Oh, sabi ng asawa mo, Ella Sheena yun, sina-shout out ka din niya. Love you daw, uwi ka na para sa Chapopoy na. Okay, so he would like to apply for state witness. Is he qualified? Yan, sabi ni Grace Capus, no, dapat the least na pinakagilty. Gigil na gigil eh, oh. Yan, gigil na gigil si Capus eh. Yan, so the answer ay no. The answer is no. Okay, so guys, ayan, sabi ni Katubig Mario, Aram, principal is never qualified as a witness. Tama, very good. So guys, I hope sana kahit ngayon sa mga oras na ito, natuto kayo sa ating 1 to 10 na question, no? I-ano nga natin, i-review natin simula sa una, no? Review natin simula sa una, no, mga kachupapi, para sagad na sagad sa utak nyo kung ano yung mga pinag-uusapan natin. O, tingnan nyo, ha? O, ito yung number 1 na question, mga na-late. Oh, sa mga na-late, ito yung tanong sa unang-una, mga tropa. Yan ha. Number 1 question. Chupapi Munyanyo violated traffic rules. If you are the traffic enforcer from the LTO, what citation ticket will be issued? Oh, binalikan natin yung number 1, mga kachupapi. Para sa mga late na late dyan. Yan ha. Para sa mga late, oh, ulitin natin tanong, Chupapi Munyanyo violated traffic rules and regulations. If you are the traffic enforcer from the LTO, what citation ticket will be issued? Ang sagot dyan ay temporary operator's permit.
Okay. So, ayan yung number one question natin kanina. Oh, eto, number two question. Chupapi mo niyan a minor who violated ordinance with regard to curfew. He will be considered what? Oh, anong tawag natin doon sa batang yon? Siya ay child at risk. Okay. So, next. Number three. Oh, wag nyo kalimutan ang kampital, ha? Ang kampilan at saka yung one criminology. Okay, so number three. Police applicant, Chupapi Muñano, having fingers more than normal called polydactyly. Sobrang daliri. Ano ang dapat gawin sa sobra niyang daliri? Nag-a-apply siya. Siyempre, wala namang nakitang police na sobra-sobra daliri. Eh di, ang tawag natin doon, ay dapat ipa-opera niya yan, tropa. Look for a hospital for surgery or removal of his excess finger. Okay, so next, number four. Chupapi Muñano violated the crime of theft with imprisonment, 6 years, and applied probation. Pero ang judge daw, denied ang kanyang application. Si Chupapi Muñano ba ay pwedeng mag-appeal sa desisyon ng korte? The answer is no. Tandaan natin, ang ating probation ay pribilehiyo. Pag ayaw ng korte, wala kayong magagawa. Okay, hindi naa-appeal yan. Oh, ito, suportahan nyo ang crime, huwag nyo kakalimutan yan. So next, number 5, Chupapi Muñano violated a crime of theft with imprisonment 6 years and convicted. Tanong, what court has the appellate? Yan tol, appellate jurisdiction tol, appellate jurisdiction. After niya ma-convict sa METC, anong korte? Anong korte? Sabi ni Michael Angelo Chavez Flores, sir, pwede na siya mag-apply sa PNP, sir, pagkatapos sa operasyon. Pwede na, tol! Pwede na! Yan, pwede na mag-apply yan. So, ang sagot natin dito sa number 5, then that is RTC. Kasi yan ang may appellate jurisdiction. Okay? So, next, Chupapi Muñano, a minor who killed his own father in classical theory. Is he liable for his wrongful act? Yes or no? And the answer is yes. Okay, huwag kakaliputan ha. Tandaan nyo, kapag classical lagi, meron niyang free will. Kahit sino, kahit bata ka, kahit baliw ka, pag ginawa mo yan, ang krimen at ang ginamit ay classical theory, liable ka. Okay? Sabi ni Jimboy Sumasyo, sir, pag tuldok, nagtatapos true or false. Tama. Pag question mo, o doon sa kanilang nirenta ang bahay, sa harapan mismo, in front of hostel, hindi dapat mawawala. Okay? Hindi dapat mawawala sa paningin mo kahit ilang segundo hindi mawawala. Pag rap tail, alam niya na sinusundan mo siya. Okay? Pag rap tail, alam niya na sinusundan mo siya. Pag close tail, ano daw yon? Hindi niya alam na sinusundan mo provided hindi mawawala sa paningin mo ang subject. Okay, so ano sagot natin dyan? That is a fix. Okay, so next. Senator Chupapi Muñano protecting Indentar Philippines para suportahan ang kanyang election campaign. Ano tawag natin sa kanya? Pag-enforcer, pumapatay. Pag-corrupter, tagabigay ng pera. Pag-corrupti, ayan yung protector o codler. Pag-narco-politician, ito yung mga politician na related saan na? Sa droga. Sa dangerous drugs. Okay, sagot natin dyan, that is a corrupti. Yan ang sagot natin. So next, number 9, Chupapi Muñano convicted for the crime of murder
Oh, crime of murder, saan mo ikukulong yan, tropa? Anong institution mo ikukulong yan? Dadalin mo yan saan? Sa Bureau of Correction. Sir, saan BJMP? Ano yan? 3 years. Okay, pag Bucor, over. Lagyan natin dito, or exceed 3 years. Kung ayaw mo, di mo maintindihan, more than 3 years. More than 3 years. Okay? Pag provincial jail, 6 months and 1 day to 3 years. So, anong sagot natin dyan? That is a Bureau of Correction. For person. Tanong, pwede ba siya mag-apply sa state witness? Is he qualified? Yan. True or false or yes or no? Okay, the answer is no. Okay, so tatandaan natin yan. The answer is no. Okay? Huwag na huwag niyong kakalimutan yan. The answer is no. Okay? So, guys, announcement. Ito na yung mga bago nating ano, yung ating mga examiner, mga tropa. And, Professional Regulatory Board for Criminology. Ayan. Chairman, Honorable Attorney Ramil G. Gabaw. Okay. Members, tatlo na yung member, isa na lang ang inihintay. Okay, ang unang miyembro ay si Honorable George O. Fernandez. Pangalawa, si Honorable Warren M. Corpus. Pangatlo, si Honorable Lani Palmones MPSA. And yung susunod, wala pa. Okay, ang tanong natin, who's next? Kailangan alam natin kung sino ang mga examiner. Dahil sa mga examiner, magkakaroon tayo ng idea paano sila magtanong sa atin. Okay? So, sa mga bago lang dito, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Okay? Meron dyan, may mga video dyan. I-upload ko rin doon sa, ano, sa YouTube. No? At i-like nyo ang ating Facebook page. Huwag nyo kalimutan na i-notify na. At sa mga gustong bumili ng libro ng Mastering Criminology Terms, nandyan 750 lang yan, tropa. Okay? Nandiyan ang aming number, 0926-056-8167. Okay, so, mga tropa, maraming salamat hanggang sa muling live streaming natin. Tayaan nyo, magpapost uli ako kung kailan ang live streaming natin. God bless you at lagi kayong mag-iingat at laging manalangin sa mga bagay-bagay. No? Laging manalangin kayo. May gusto kayo sa buhay, gusto nyo maging lisensyado, manalangin kayo lagi sa Ama. Dahil ang Ama ang siyang lahat na gumagawa ng paraan para sa ikatatagumpay natin. Okay? So, God bless you. At ito pa rin ang inyong kachapopoy na si Chupapi Muñano na si Noli Incad. At hanggang sa susunod, God bless you mga kachupapi Muñano.